Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys, isi-share ko naman sa inyo kung paano ako nag-cash in and kung paano ko na-convert si Kwarta into cash via Lazada top up. Baka nagtataka kayo guys kung bakit hindi ko ginamit si CIMB Bank via EasyPay. Di ba doon ko talaga mostly kina-cash out? Doon ko talaga mostly pinapadaan yung cash in ko para ma-cash out ko from Kwarta to CIMB Bank. Pero sa ngayon guys, hindi ko siya magawa kasi kailangan ko na siyang i-cash out and kailangan ko nang gamitin yung pera and kailangan ko na talaga siyang ma-convert to cash. And at this moment guys, nag-fail yung transaction guys kasi wala pa siya sa oras. Kasi tandaan natin guys, si EasyPay, kasi doon natin pinapadaan, diba, sa EasyPay. Ang operating hours ng ni EasyPay guys is between 10 a.m. to 7 p.m. So dahil kailangan ko na talagang i-cash out with wala pa sa oras na yan, so nag-try na po ako kay Lazada top up. Actually guys, pangatlo ko nang ginawa to kay Lazada. And ngayon naman guys, ipapakita ko sa inyo para alam nyo na may ibang option para ma-cash out or ma-convert to cash si Kwarta via Lazada top up. So alam ko naman guys, lahat tayo may mga Lazada app and pwedeng natin yung gamitin guys. Surprise na ito guys, isi-share ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ano ko siya ginawa guys. And medyo mas mahabang proseso siya compared doon sa CIMB Bank via EasyPay. Yan, mas mahaba yung proseso dito. And gusto ko guys, tapusin nyo yung video kasi may mga problem encountered na pwedeng mag-exist dito and kung ano ang dapat natin gawin. Kasi it's my third time guys na gagamitin ko si Lazada top up and mga nakaka-encounter na rin ako ng mga problems dito and kung ano yung possible natin na pwedeng gawin. What if hindi dumating yung code na isi-send ni ShareTrade sa atin and yun, yung mga ganun, mga napakasimple pero delikado and nakakakaba din. Ipapakita ko sa inyo lahat guys, mula umpisa hanggang matapos para kahit pa paano masusundan nyo talaga yung proseso and para aware din kayo. Anyways guys, magta-top up tayo sa Lazada via ShareTrade store. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya lahat ng proseso. So hindi na pagtatagal guys, start na natin. And open na natin yung app guys and may makikita kayo dyan sa taas ng ano na may mga icons yan, nakalagay Lazada top up. So click natin yung Lazada top up na yan. Ito yung lalabas guys. Fill up lang natin yung amount, mobile number, ayan. And may mga amount na corresponding yan sa baba pero kung wala dyan yung amount mo, kunwari 2,000 yung ano mo, ay wala naman dito. So i-type na lang natin kasi 2,000 yung ika-cash ano ko sa kanila, ita-transfer. And ito guys, and after nyan, proceed lang tayo. And dito na tayo sa ating Lazada app. Ayan, ayan, pumasok na guys yung 2,000. Ang bilis, diba? So nandito na agad siya sa aking Lazada wallet. And kailangan kong mag-cash in pala guys, kaya pindutin natin yung cash in ng 160 pesos. So parang mabilis lang to. Ano ko lang to sa GCash ko. Ayan guys, oh, may 160 pesos ako i-cash in kasi guys, may charge kasi yung 2,000 mamaya ng 80 pesos each, kaya 160 yung kinash in ko. So ito na nga guys, 2,160 na ang balance ko sa Lazada wallet ko. And punta tayo sa Lazada home guys para ma-search natin si ShareTrade store. Ayan, yung may flagship store kasi yan sila guys. Ayan, tingnan natin sa baba kung meron siya dito. So meron siya guys sa pinakababa. And tingnan lang natin, ayan o, sa hot stores, ayan. O ayan, pindutin lang natin yan guys para ma-direct tayo din sa pinaka-store. So ito yung lalabas sa store na yan. Yan nakalagay agad guys, bestseller nila yung GCash, Pure Gold, Maya, ganyan. So si GCash tayo pupunta. So yun guys, nakita niyo may 80 pesos siyang charge. And check out na natin. So dito lalabas guys, enter your phone na to receive the voucher code. So guys, huwag kayong magkakamali dyan sa phone number nyo guys kasi kailangan dyan nila isa-send yung code. So punta tayo dito guys. Dalawang quantity natin ito kasi 2,000 yung i-check out ko, diba? And yun yung charge niya guys, naging 2,160 na siya. So kaya nga ako nag-cash in kanina kasi kulang yung wallet ko. So ito na nga siya guys. Dito natin kukunin sa Lazada wallet as payment method. So hindi po gumagana yung mga vouchers nila guys, kaya confirm na natin to. And ito na yung pinaka ano niya guys, total niya 2,160. And place order na natin. Kapag na-place order na natin to guys, so nakakalagay na agad dyan na payment successful, ganyan. And ayan, and punta tayo dito. Ito yung pinakaano niya guys. So nag-text agad na you received ShareTrade's e-voucher from Lazada. Ayan guys, nakita niyo yung may mga history ako dyan kasi nga nagawa ko na ito na ilang beses. So click natin yung link guys kasi habang inantay natin yung code, kasi dalawang text dapat to eh, kasi yung code kasama yung code. So anyways, click lang natin tong link na to habang nag-aantay ng code. So ito yung magiging itsura niya guys. Yun, parang papaliwanag lang yung terms and condition, tapos how to redeem, paano nga daw mare-redeem.
So sa baba guys, pakita ko sa inyo may nakalagay dyan na link. Pwede natin yan pindutin kapag may code na tayo. Yan, ito yung lalabas guys. Ganito yung magiging itsura ng ano na yan, yung link na yan. So may 9 digit code tayong inaantay. So sa ngayon guys, wala pa din talaga. So medyo matagal siya ngayon. And ito na nga guys, dumating na yung code after 5 minutes kasi 12:13 PM tapos 12:19 PM na dumating yung code. So guys, open na natin yung link. Tapos copy natin yung code. Ayan, nakopy ko na yung code. Tapos pila pa lang natin yung ano natin, mobile number natin na inantay natin kanina. So, and yung 9 digit code. So ito na nga guys, nakopy ko na siya. Iantay lang natin guys. Tapos proceed lang tayo. So, yun nga guys, nakalagay success, Gcash, is already ganyan. And magsisend yan ng text message yan si Gcash sa atin na nareceive na natin. Nasend na nila yung 1,000. Ayan na, nakita nyo ba guys? So, ayan, you have received 1,000 of Gcash. So, successful na siya guys. So, wait natin yung isa. And guys, first time kong mag-checkout na 2 quantities yung checkout ko, dalawang 1,000. And sabi kasi nila, per transaction dapat 1 per transaction para mas mabilis daw yung pagpapasa or pagre-receive ng code. Pero sa ngayon nga, sabi ko nga, dalawa yung quantity. First time ko siyang ginawa. And isa pa lang yung code na na-receive ko. And 5 minutes after nung ano, na-receive ko yung code. So medyo matagal na yun. Kasi kadalasan kasi guys, is nag-receive siya agad. Wala pang 1 minute, nagsisend siya agad or nagsisend agad siya ng code. Kaya ngayon, parang nagtataka ako kasi parang mas matagal. And yun nga, inantay ko pa rin yung ano, inantay ko pa rin yung second code kasi 'di ba dalawa lang, isang code lang yung sinend nila dapat, dalawang code 'yon. So kailangan kong antayin 'yon para ma-receive ko yung another one. Kaya kasi di sayang 'yon. And anong oras na guys? Lagpas ano na 1 hour na wala pa din. And medyo bago 'yon. Kaya guys, nagreklamo na talaga ako, nag-review na ako doon, nagkaroon ako ng reviews doon sa Lazada, sa Heritage Store, nag-chat ako doon, nag-complain talaga ako bakit wala pa yung codes ko. Kaya guys, meron nga akong mga complaints doon and pina-follow up ko talaga, pina-follow up ko ng pina-follow up. Hindi ako tumitigil hanggat hindi ako masisendan ng code. So, nagre-respond naman sila via auto-reply. And may mga i-enter ka lang, hanap ang ka-order order ID, ganyan. Or mga, basta mga screenshot, ganyan, ganyan. And wala pa din eh, wala pa din. And kailangan dumating na siya kasi syempre, ayoko naman maghihintay ng 24 hours, diba? Para kasi hindi kasi usual sa akin to guys. Kasi lagi talagang dumadating agad to. Wala pang 1 minute, basta ganun. Parang nanibago lang ako ngayon kasi matagal siya. Yung mga nababasa din ako sa mga reviews nila na nangyayari daw yun, hindi daw sila nasisendan ng codes, ganito ganyan or what. And hindi ko alam kung ano na nangyari doon, pero yun, nangyari naman siya ngayon sa akin and medyo kabado ako kasi unsure kasi kung ma-receive ko pa siya. Diba sayang din yun guys, 1K yun, kailangan ko yun kasi kaya nga nag-cash out ako sa nila kasi kailangan ko ng fast transaction, diba, or fast money, diba. So wala pa siya and antayin lang natin. So, ito na nga guys, after almost 2 hours, dumating na yung isa kong code na inaantay ko. Medyo kabadong-kabado ako dito kasi hindi nga ako sanay. So, yun nga, anyways, copy natin yung code and open natin yung link dyan. And same process lang pala guys, tapusin ko lang ito mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga complaints ko. So, yun nga guys, and open natin muna. So, same process lang, fill up lang natin yan, then proceed lang tayo para ma-successful na to. So, yun nga guys, success na, na-receive ko na ito. Ayan, you have received. Tapos, punta tayo sa Lazada app. So, nakalagay guys, may message sa share traits. Hi, we successfully ganon. Tapos, yun nga, ito na nga ano, yung complaints ko nga, pakita ko sa inyo, ha, na to. The complaints talaga ako, ganyan, ganyan. Kasi nga, hindi nga ako sanay na ganon yung ano nila sa amin. Kasi, lagi ang mabilis lang talaga sila mag-send ng code. So, ngayon, nagtaka lang ako. So, syempre, nag-reply tayo, pasalamat tayo, kasi ganyan, ganyan. So, ayan, pakita ko lang sa inyo, ha. Pakita ko lang sa inyo mga complaints ko. Ayan, yung mga sinend ko. Sinend ko mga details. So, ayun guys, and tip ko lang pala sa inyo guys, so siguro kapag mga bago-bago pa lang kayo, try one transaction lang din. Huwag kayo magdalawang quantity, 3 quantities or what. Dapat per ano lang pala, per 1 quantity lang talaga yung i-check out ninyo para kahit pa paano ma-receive niyo agad yung code, hindi siya mag-delay-delay yung ibang codes tulad na nangyari sa akin kasi yun yung nababasa ko sa mga reviews and comments doon. Ganun yung nababasa ko guys. Anyways guys, I hope nakatulong itong video sa inyo. Kung may katanungan kayo guys, comment down below. And hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. Hit niyo po yung bell button for update sa mga bago ka pong mga videos. Guys, thank you for watching. Bye!